Naramdaman ni Corina ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Paano niya nagawa ito sa kanya? Hindi niya deserve ang ganitong pagtrato. Ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Ang lahat naman ng mga taong pumapasok sa sports bar ay kailangang magsuot ng face mask dahil ito ang kanilang protocol at kabilang dito ang governor na nakatayo sa kanyang harapan. Nagkadama si Corina ng pagkapahiya, ngunit napagtanto niyang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho at walang exception sa kanilang patakaran, public official man o pangkaraniwang tao lamang. Lahat ay dapat na sumunod. Mataas ang pangarap ni Corina Martinez, ngunit hindi kabilang dito ang habang buhay na pagiging waitress sa isang sports bar. 2 taon na siyang naninilbihan doon bilang waitress at bawat sentimong kinikita niya mula dito ay iniipon niya para maabot ang pangarap na makapunta ng New York. Ngunit ngayon ay may isang taong tila naisirain ang kanyang pangarap at magsimulang baguhin ang kanyang mundo. Ngunit ang hindi niya alam na nakay Corina ang huling halakhak. Bagamat gustong-gusto ni Corina na magpunta ng New York at doon hanapin ang magandang kapalaran, gusto naman ni Corina ang kanyang trabaho bilang waitress. Mababait ang kanyang mga katrabaho at maayos naman ang sweldo. Pero alam niyang may nais pa siyang marating at patunayan pagdating ng panahon. Nang magsimula ang araw ni Corina isang araw ng taglagas, hindi niya inasahan na iyon na pala ang magiging huling araw niya sa trabaho. Tumating siya sa oras ng kanyang trabaho at binati ang kanyang mga kasamahan. Bago magsimula ay tumingin pa siya sa oras at inisip na magiging mahaba pa ang araw na iyon. Sa isip ni Corina, nasaksihan na niya ang lahat ng klase ng customer at ang araw na iyon ay magiging tulad din ng mga ordinaryong araw niya sa trabaho sa DJ's Dugout, isang sports bar sa Omaha. Nang pumasok ang isang matandang lalaki na marami pang ibang mga kasama, hindi niya naisip na magiging kakaiba ang customer na iyon. Dahil sa COVID-19 restriction sa lahat ng dako ng mundo, naging protocol ang pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng virus at kabilang sa nagpapatupad nito ang DJ's Dugout kung saan nagtatrabaho si Corina. Ang lahat ng customer na papasok sa loob ng sports bar upang kumain ay kailangang magsuot ng face mask. Ang lahat naman ay sumusunod at naging madali para kay Corina ang kanyang trabaho. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na isang pasaway na customer ang magpapahirap sa kanyang trabaho ng araw na iyon. 9 oras pa ang bubunuin ni Corina para matapos ang kanyang shift, pero parang pagod na siya ng araw na iyon at nais nang umuwi at magpahinga. Pero dahil sa tawag ng trabaho, matapos magkape ay nagsuot na siya ng apron at binati ang una niyang customer. Matapos kunin ang order ng mag-asawang customer, napansin niya ang isang lalaki na pumasok kasama ang ilan pang kalalakihan. Di kalayuan sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya kung sino ito. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanilang governor? Nalaman ng balita nitong nakaraang linggo lamang na dapat ay naka-self-isolate ng araw na iyon dahil sa pagka-expose nito sa taong nagpositibo sa virus. Nagmamadali niyang nilapitan ng governor at magalang na pinaalalahanan niya ito na isuot ang kanyang face mask. Ngunit isang matipid na ayoko ang tanging sagot nito sa kanya at saka nagtawanan ng lahat ng kanyang mga kasama. Nakaramdam siya ng pagkapahiya at nag-init ang kanyang mukha at alam niyang namula na ang kanyang pisngi. Ano kaya ang nakakatawa sa sinabi ko? Naisip ni Corina. Unang-una, dapat ay naka-self-isolate ang governor dahil maaaring ilagay niya sa alanganin ang kalusugan ng mga nakapaligid sa kanya. Muling inulit ni Corina ang pagsasabi sa governor na magsuot ng face mask at seryoso ang kanyang mukha. Ngunit mas lalo siyang nagulat sa isinagot nito sa kanya. Ang laki ng pagkakamaling nagawa mo ngayong araw na ito, galit na sagot ng governor kay Corina. Tumayo ito at galit na sumigaw. Tinawag nito ang manager ni Corina. Kailangan kong makausap ang manager niyo. Nasaan ang manager niyo? Sigaw nito. Kita ni Corina na nag-uusap ang governor at ang kanilang manager
at labis na humihingi ito ng dispensa sa ginawa ni Corina. Nang makita niyang nalapitan na siya ng kanyang manager at ng governor para kausapin, lihim niyang inihanda ang kanyang cellphone para ma-record ang mga sasabihin ng mga ito sa kanya. Bakas pa rin sa governor ang galit sa mukha nito at tila hindi magpapaawat sa pagpapakita ng kanyang pagkadismaya kay Corina. Patuloy siyang sinabihan ito ng masakit na salita at hindi makapaniwala si Corina na ganoon kawalang modo ang kanilang governor. Ngunit lingid sa kaalaman nito na ang lahat ng kanyang mga sinabi ay na-record ni Corina. Wala namang nagawa ang manager kundi tanggalin sa trabaho si Corina ng araw ding iyon. Lalo namang kumulo ang dugo ni Corina sa galit nang marinig mula sa kanyang manager na tinatanggal na siya nito sa trabaho. Kita ni Corina sa mukha ng governor ang kasiyahan nang sisantihin siya ng kanyang manager. Nakangisi pa ito sa kanya nang daanan ito ni Corina. Ngunit hindi magpapatalo si Corina. Hindi niya palalampasin ang ginawa sa kanya ng governor dahil lamang sa ginawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Hindi niya deserve ang matanggal sa trabaho. Matapos niyang ayusin ang kanyang gamit at tanggalin ang mga ito sa kanyang locker, iniwan niya ang sports bar kung saan niya inilaan ang 2 taon ng kanyang buhay at nagtrabaho ng maayos. Sa huling pagkakataon ay tumingin siya sa bar. Kita niya mula sa bintanang salamin ng governor na noon ay kumaway pa sa kanya na tila ba nagpapaalam na lalong nagpatindi ng emosyon ni Corina na gumanti. Walang kaalam-alam ang governor sa mga susunod na gagawin ni Corina. Pagka-uwi ng bahay, iniisip pa rin ni Corina ang nangyari sa kanya ng araw na iyon. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Tingnan niyo ang ating butihing governor kung paano mag-react sa pandemic habang nagsusumamo ang ating mga health workers na tumulong ang bawat isa na gawin ang ating parte upang huwag nang kumalat pa ang sakit. Nang matapos siyang mag-type, inattach niya ang audio na kanyang na-record nang kumprontahin siya nito dahil sa pagpapasuot niya dito ng face mask. Kinabukasan, hindi inasahan ni Corina na magba-viral ang kanyang post kung saan maraming nagpaabot ng pagkadismaya sa governor at naawa naman ang iba kay Corina. Ngunit hindi pa doon natapos ang ganti ni Corina. Hindi pa iyon sapat para sa kanya. Kaya't sinulatan niya ang governor at isiniwalat niya doon ang kanyang saloobin na ginawa lamang niya ang alam niyang tama at ang governor ang naglagay sa panganib sa publiko. Ngunit ano nga ba ang nangyari kay Corina matapos ang insidenteng iyon? Nagdesisyon si Corina na magpunta ng New York at doon magsimula ng panibago. Sa isang banda, parang nais pa niyang pasalamatan ng governor dahil kung hindi siya natanggal sa trabaho, baka matagalan pa siya sa bar at matakot na ituloy ang kanyang plano sa New York. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!